Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Fair Use Disclaimer, Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for fair use, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Please help and support my YouTube channel grow by subscribing, watching, and sharing my other uploaded videos. Thank you. Please watch this video from start to finish. Here is our latest Philippine showbiz entertainment news. Saka yung Facebook Live ng Eat Bulaga. Hindi nila pag-aari yun. Pag-aali rin production namin. Kaya pala. Personal. Personal na pag-aari. So hindi nila pwedeng pakialaman yung live ninyo sa YouTube. Hindi. Baka hindi pa nila nare-realize. At saka yung mga portion na iniwan namin. Saka pangalan sa mga empleyado namin yun. Yung mga nag-invento. Sila nag-file. Sila Jenny. Pag-aari ng copyright. Pero nung tinatawag na Supreme Court jurisprudence on the owner. Ang owner, yung nag-invento. Sabi nga nung jurisprudence, kahit hindi nire-registro, kung sino nag-invento, siya yung kanya yun. Ganun yun. Hindi ganun kadali yun. Akala siguro nila, yung hindi kami pa erehin bigla, tapos akala siguro bigla gagamitin namin yung programa. Never namin ginawa yun eh. Talagang hindi kami kilala. Hindi kami kilala na itong new management. Pero nag-order ka mo, Tito Sen, di ba? Si Romeo Halosos, na matagal nyo na hong kasama. Matagal namin hindi nakasama yun. Kakilala? Di ba? Noong 1979 namin nakasama as production specialist. Pero sinara ng production specialist, 1 year after, nakabaon sa utang. Kaya nagsara dahil inahabol nga ng sheriff yung mga properties nun at lahat eh. So nabaon sa utang yun, kami walang sweldo. So anong puhunan namin until 1981 na pumasok ang tape? Blood, sweat and tears namin, yun ang puhunan doon. Hindi tatapat yung puhunan nila. Pagdating ng 1981, doon pa lang, July 7, 1981, tingnan nyo yung records ng SEC, noon pa lang nabuo ang tape. Paano kung tape ang may-ari ng Eat Bulaga? Sige nga, pakisagutin mo ako. Di ba? 1979 ang Eat Bulaga. 1981 ka lang eh. Ngayon, si Romy Halosos, noong 1979. Hindi na namin nakakita. Wala noong 1997. Kahit siya po ang chairman ng tape? Kahit siya ang chairman ng tape, hindi nyo siya nakakausap since 1979? Ganong katagal? Hindi, noong 1979, hindi naman siya chairman ng tape eh. 1981, hindi siya chairman ng tape. Hindi pa, misnomer din yun. Chinek namin ang records eh. Ngayon lang namin pinag-check. Alam mo, Julius din, nakakalungkot eh. Kasi noong nakabaon sa utang ang production specialist na producer ng Eat Bulaga noon, anong nangyari? Noong tinatayo nila yung bagong korporasyon, marami nang tumarget sa amin noon eh. Na ibang istasyon eh. Channel 9 lang kami noon eh. Marami nang tumatarget sa amin noon. Dahil natutuwa nang galing nga kami sa galing kami student canteen eh. Ano nangyari? Hindi chinek yung records. Ang sabi sa amin, hindi, okay na yung mga utang kasi ibabalitan namin ang stocks. Kasama kayo sa korporasyon. Kasama kayo sa board. Kasama kayo sa mga sa stockholders. Nitong chinecheck kong huli, wala. Ni Chingkong Dilat. Ang laki ng utang sa amin noong 1980. 1981 pumasok ang tape. Nangakuha kami ng chinek ko ngayon. Hindi naman si Romy chairman noong 1981 eh. Siguro ang bintang. Ang bintang siguro. Baka meron silang mga kung sinong mga tao doon. Ang bintang siguro akala gagamitin namin ang programa. Doon kami magdi-resign. Nagdi-desisyon pa lang kami. Pinabilis nila yung desisyon. Tapos Tito Sen, in fact, dito sa page ni Maine, pinost niya 2 hours ago,
nirepost niya, sorry, nirepost niya from the Facebook page ng TVJ, this is what happened before the decision. May behind the scenes po na kayo'y nagdarasal. Nagdasal po kami para bigyan kami ng guidance. Okay, Tito Sen, ito may latest dito, no? May nilabas ng statement ang Tape Incorporated. Mm-mm. At ang sabi ho nila, abangan ang mga bagong magpapasaya. May idea ho ba kayo kung sino-sino itong mga to? Hindi ko alam. Tsaka nabasa ko yan, pinadala sa akin ng isang journalist na pinapadala nila ng kopya. Mm-hmm. Kaya nabasa ko, natatawa ko eh, kasi ang mga ginamit na salita, puro galing sa amin eh. Tulad like? Ng? Tulad ano po? O, isang libot santo ah. Ah, ginagamit pa rin. Ganun. Sa magaling yun. Sa aming galing lahat yun eh. Oo nga. Paano kung gagamitin nila yung title na Itbulaga doon sa show? Pwede po ba nilang gamitin yung title? Eh, sa ngayon siguro, baka akala nila dahil meron silang copyright on merchandise. Uh-huh. Merchandising goods, like for example, section 16, 21, 25, the intellectual property law, meron silang copyright na final for those, pero mga merchandising yun. Kami naka-file sa section 41, which is entertainment services. Hindi sila naka-file dun. Oo, magkaiba yon. Magkaiba ang merchandise sa entertainment services. Kaya sige, hindi gamitin muna nila habang nag-iisip pa kami kung ano susunod naming steps. At pagkatapos, bayaran. Pagkatapos, di ba? Dali naman maningil eh. Ano po? Pagkatapos, bayaran daw. Bayaran, meaning willing kayong... ano po yung bayaran? Paano pong explanation? Natin ang gumagamit ng property natin, di ba? Sila magbabayad kung sino gumagamit ng intellectual property nila. Hindi, paano kung magkaroon na rin kayo ng bagong show? Anong gagamitin yung title kung ginagamit rin nila yun? Hintayin natin ngayon ang desisyon ng IPO. Yun ang mangyari, yung intellectual property. So kung sakaling maglabas to kayo ng program, hindi muna yun ang working title ninyo hanggat hindi nare-resolve ba yung kaso? Kung hindi pa lumalabas ang IPO at gusto namin magprograma at kami kakayin mag-desisyon naman dito sa mga kumakausap sa amin, tutuwa naman kami kasi wala pang dalawang oras doon sa pag-Facebook live namin na kami bumibitaw sa tape. Wala pang dalawang oras. Tatlong istasyon ang kausap namin na tumawag dito. Ngunit tiningnan sila ni Jesus, at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay imposibleng mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay, ay posibleng mangyari. Mateo 19, talatang 26. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo, ay sumainyo no ang lahat. 2 Korinto 13:14.